Alam mo, ang bango ng okoy ang sakso na ito. Kuya lang, may okoy tayo. Ito naman ang kami ni Susie magtatago, may okoy sa kantina. Ito na, di nakatulang ito dahil hindi masyado malalaki hipon. Ah, hindi ba ito sa kakala? Tama. Mama! So, okay na okoy. Sa agahan natin, ha? Oo nga naman. Okay na okay talaga yun. Lalo na yung simula ng Kwaresma. Para iwas muna sa meat, di ba? Magandang reminder sa ating lahat. Pero kakaiba ito mga Mars, imbis na kalabasa, carrots at kamote ang isinahod sa hipon. Ayan. Ayan. Kung paano gawin yan, bibida sa atin ni Love na nasa Adriatico sa Maynila. Uy, yung ganda. Love, very easy lang tayong gawin. Oh, smells okay. Good. Smells good. Easy as unang hirit. O, di ba? Ganong level lang po mga kapuso. At syempre ba, tama sila. Nandito po kami ngayon sa Adriatico Street sa Maynila. At bilang Ash Wednesday na nga po ngayon mga kapuso. At medyo bawas-bawas tayo sa karne. Actually, wag muna kayong magkarne. Ito po mga kapuso, ang hinahandog namin sa inyo. Ngayong umaga nga po ay kakaibang ukoy. Yung ukoy. Because yung kanilang version ay galing po or inspired by the Pampanggenyo ukoy. Kaya po ganon. Pag Tagalog daw po ay okoy. Okay? Ang titikman po natin ngayon ay gawa sa carrots at kamote. At ngayong umaga mga kasama natin si Chef Jamel Pansoy. Uy! Ang head chef po ng ang Bistro Remedios Restaurant. Good morning, Chef! Good morning! Okay, Chef! Unang-una ay yung mga ingredients natin. Nandito na, no? Meron tayong kamote, may carrots, may hipon, may anina, merong cornstarch, may achuete oil, asin at paminta, tubig at langis. So, ang ginagawa mo lang, Chef, ay paghahaluluin lahat ng dried ingredients. Tama po? Opo. Okay. At pagkatapos po niyan, nilagyan na po niya yun ang paminta at asin at... Flour po. At saka cornstarch. Okay, yeah. Ayan. And sa kanyo ngayon lalagyan. Ano ito? Ano naman? Yun yung magiging... Yan po yung magiging ready na butter sa okoy. Ah, sa para butter. Para mas madali. Okay. So, tapos, sa kapag mag-mix lang po natin. Yan. Okay. Kesa ginagawa nila, kukuha po sila ng dahon, tapos saka po nila isi-shape dito yung pong ating ukoy na carrots. Okay? And kamote, pinaghalo po nila guys, yung dalawang yon. Pag naging ganito na, ayan po, ang gagawin ni Chef, lalagyan niya ng topping na hipon. Hindi po hinalo doon na, nilalagyan niyang topping. Pagkatapos, saka po niya ipiprito kasama ang dahon. Ang taray! Ganun pala yun, Chef! Chef! Gusto kong malaman, bakit kailangan pati dahon kasama? Para po ma-form siya, hindi po pwedeng i-ano lang sa kamay o sa ibang ano gamit. Kailangan po dahon. Wow! Para yung form niya is... Ganun pa rin, manatili. Opo. So yung lasa niya, may aroma ng dahon? Meron po, kasi ang dahon is... Ang galing! Ang bongga ng pagkagawa. At syempre, may kita natin. Ito, dito, nandito na po yung ating okoy na luto na. At syempre, patitikman natin yan. Gusto ko yata yung bagong luto. Gano'ng katagal, Chef, para maluto mo yan? So, madali lang. Mga 3 to 5 minutes. Oh, 3 to 5 minutes. Kasi, okay. Yes. Gusto ko malaman, Chef, ano ang difference ng paggamit ng kamote at carrot sa usual na ukoy na kinakain natin sa iba't ibang restaurant. Kasi po ang kamote at saka yung combination ng carrots is pag naluto na po siya is crunchy and so, sweet. Matamis siya. Yun ang kagandahan sa kanya. Ayan at dahil dyan guys! Nako, mainit-init pa. Matitikman po natin yung ukoy na yan. At syempre pa nako, napakadali. Dito na lang chef, dito na lang. Yay! Ayan! Mainit lang to pero kayang-kaya dahil ilulubog ko siya sa... O, oh, diba? Usual sausawan pa rin. O. Oh. Ayan. Sarap ang gusto ko yung ano. Yung hindi sobrang lutong-luto. Kasi talagang matitikman mo yung pagkamatamis ng kamote at ng carrot. So, lutong-luto or hindi, okay lang. At sa mga gusto matikman ang kanilang ukoy, na okay, nagkakahalaga lamang ito ng 165 pesos. Good for 2
persons na. At sa aming pagbabalik, ako e baba mga okay na o, na okoy, ang inyo po matitikman at mga gulay dish din po mga kapuso. Dito lang yan! Sa inyong... Ayan o, nagsisizzle na umaga. Una hirap! Ito, hindi kaya mga plato namin. Ng mga bubuyo.